M-O-R. Dear M-O-R, hello sa inyo, Popoy at Bitina, at magandang tanghali na rin sa lahat ng mga walang sawang nakikinig sa programang Dear M-O-R. Sana'y maitago niyo ako sa pangalang Cindy. Matagal na akong listener ninyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-share ng sarili kong kwento. Karamihan sa kwentong pag-ibig, may hindi magandang simula. Yung iba nagsisimula sa pagiging magkaaway. Ang iba naman, nagsisimula sa mali. Tulad ng nangyari sa akin. Popoy at Bitina, isa lang akong simpleng babae na may mataas na pangarap. Ako kasi ang tipo ng taong hindi nako kontento sa kung ano lang ang meron ako ngayon. Parati akong may goal at ginagawa ko ang kahit na ano. Magawa ko lang ang lahat ng gusto ko. Isa sa mga goals ko, mag-level up ako sa pinili kong career. Almost 5 years na ako nagtatrabaho sa isang private company sa Makati. Pero parang wala akong nakikitaan na kahit na anong promotion. Nakakainip. At kahit ginagawa ko naman po ang lahat ng best ko, parang hindi naman nila yun nakikita. Mas lalo akong na-pressure nang malaman ko na ang isa kong pinsan, newly promoted. At natural sa pamilya namin, yung yabangan. That time, wala akong maiyabang. Dahil isa pa lamang po akong ordinaryong empleyado. Kaya nilabas kong lahat ng frustrations ko sa pagpunta sa club at pagpapakalasing. Gumawa ng bagay na alam ko na sa bandang huli, pagsisisihan ko. Ay, salamat nakarating din on time. Akala ko malilate na ako. Oo, buti na lang. Dahil parang ang init na naman ang ulo ni Madam. Ang aga-aga sumasayad sa sahigang nguso. Grabe siya, oh. Sige ka, kapag ikaw narinig nun, yari ka na naman. Wala akong pakialam. Paalis na rin naman siya. May napili na bang papalit sa kanya? Actually, may chika ako sa'yo. At for sure, magugustuhan mo to. Ano yun? Ang chika sa akin ng HR. Isa ka sa mga pinagpipilian na pumalit kay Madam Sungit. Ha? Talaga? Oo, kaya galingan mo, Day. Dahil si Kimberly ang katapat mo, no? Ha? Si Kimberly? Anong naiambag nun maliban sa pagtulog sa desk niya? Aba, ewan ko. Siguro tinitingnan din nila yung tagal sa kumpanya. Pero huwag kang magpapakampante, ha? Aba, hindi mo alam ang mangyayari mamaya. Kaya ilabas mo lahat, ha? Lalo na't may bago tayong manager. Bagong manager? Ah, oo nga pala. Nag-resign na si Sir Carlo. Nakita mo na yung itsura? Terror ba? Mataray? Hindi terror at mataray. Kasi dahil lalaki. Ay, naku, napakagwapong lalaki. Kamalang di mo talaga kahit kailan. Nandiyan na ba? Oo, nasa office niya. Ang aga nga eh. Mukhang masipag. Kaya nakakatakot malit. Ayan na siya. Nandiyan na yung bago nating manager. Saan? Yung papalapit dito. Ayan o. Oh, my gosh. Sigurado ako masigakawin natin ito. Sigurado ka ba? Baka may makarinig sa atin dito. Kanina pa nila tayo naririnig. Nasa CR talaga mga babae. Baka ako isipili. Oh, ano ba? Gusto mo ba ako o hindi? Pwede naman tayong umalis dito. Ano? Oo o hindi? Oo, oh, gusto ko. Then shut up and kiss me. Yes, ma'am. Huy, Cindy! Hello? Ha? Ano yun? Nasa harapan na natin yung manager. Ay, sorry. Yes, sir? Are you okay, miss? What's your name? Cindy po, sir. Okay. Parang hindi ka pa yata nagbe-breakfast. Have you seen Miss Abigail? Ay, yes po, sir. Lumabas nga lang po saglit kanina, pero babalik na po yun. Okay. Please tell her to come to my office. Sige po, sir. Thank you. And, Miss Cindy, mag-breakfast ka muna. Anong nangyari sa'yo? Parang ang computer na bigla na lang nag-auto-restart. Oh, wala. Magtrabaho na tayo. Ay, sa wakas natapos din. Nakaka-uwi na rin ako. Anong oras na ba? Sana tapos ng traffic? Ay, sa bagay. Kailan ba naman nawala ng traffic dito sa Pilipinas? Hi! Ay, bakla ka! Ako? Bakla? Are you sure about that? May kailangan po ba kayo, sir? Kung mga sir ka naman, just call me Dennis kapag tapos ng office hours. And finally, nalaman ko na rin ang pangalan mo. Cindy, bigla mo na lang kasi ako inalisan noong Saturday. At anong ini-expect mong gawin ko?
makipagkadal sa'yo habang nasa loob tayo ng banyo? Malamang magmamadali akong umalis. Sa one night stand lang naman ang nangyari. Ang weird naman kung, hi, ako nga pala si Cindy, pwede makapag-sex sa'yo? Sabagay, sinunggaban mo nga ako agad ng halik eh. Oh, wow. Ikaw kaya ang nauna. pero, Dennis, huwag na sana natin yung balikan ah. Because technically, you're now my boss. Medyo, ang awkward lang. Sabagay. Okay, agree naman ako. Gusto mo hatid na kita? Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. See you tomorrow, sir. Sigurado ka? Oo naman. Mauna ka na, sir. Okay, sabi mo eh. See you tomorrow. Bye. Papuy at Bitina, hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa isip ko, kung bakit nakipag one night stand ako sa hindi ko naman kilala ng gabing yun. Siguro, dala na rin ang kalasingan. Pero hindi ko inakala na hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Kung nakita nyo lang ang mukha ko nang makita ko ulit si Dennis, para akong nakakain ng sili sa sobrang pula ng mukha ko. Ang lalaking naka one night stand ko, boss ko pala. Pero syempre, parehas na lang namin kinalimutan yun. In other words, nagpapaka-professional kami ni Dennis. Well, not entirely true. Sa tuwing nakikita kasi kami ni Sir Dennis, hindi ko magawang hindi maalala ang iyong gabing yun. At kapag ka nakikita ko siya, hindi ko mapigilan yung sarili kong magwapuhan sa kanya. Dahil doon, parang bigla akong na-inspire na mas galingan. Mas ipakita na isa ko sa mga magagaling na empleyado ng department namin. Ayoko namang mapahiya sa kanya at isipin na puro kalukohan lang pala ang alam ko. Ang sarap talaga ng kape nila dito, no? Nakakagising ng diwa. Kaya nga parati ako ditong nag-o-order ng kape. Di baling mahal, sulit naman. Ay, oo nga pala, may chika ako sa'yo. Alam mo, para ka nagtatrabaho sa showbiz. Parati ka may chika? Ano na naman yung nasagap mo? Kilala mo naman si Francis ng HR department, di ba? Oh, anong meron sa kanya? Girl, promoted na. Ha? Eh di ba parang wala pa siyang 2 taon? Promoted agad? Ang galing naman niya. Nako, hindi yung chika. Nakwento sa akin ni Cherry na yung si Francis. Eh, kalandi anong head nila sa HR. Yun yung dahilan kung bakit siya napromote. Baka naman hindi. Baka naman, deserve niya yung promotion. Loka-loka. Hindi naman magaling yun sa trabaho, no? Kaya nga nagulat silang lahat na kay Francis binigay yung bakanting posisyon sa department nila. Saka hello, as if namang hindi ka pa sanay sa ganung sistema sa kumpanya natin. Sipsipan ang galawan dito, ibang sipsipan na lang yung kina Francis. Hoy, ibang level na yung pagiging chismosa mo, ha? O bakit? Totoo naman, ha? Masyado lang magaling yung dalawang yun kaya never pang nahuhuli. Pero halata naman daw sa mga tinginan nila. Siyempre, walang aalma kasi nga boss yung babae. For sure, ginamit lang siya ni Francis para makuha yung promotion. Ay, naku, kawawa naman. Ganun na nga siya siguro kadesperado. Buti na lang ako hindi pa masyado. Oh, ba't yun yung ka makatingin sa akin? Anong problema mo? Ay, ayoko sanang panghinaan ka ng loob pero dahil sa friend kita, sasabihin ko sa iyo ang narinig ko. Sabihin mo na, ano ba yun? Eh, mukhang si Kimberly ang bet ni Madam Sungat na pumalit sa kanya. Kaya parang si Kimberly yung ilalaki niya kay Sir Dennis. Ano? Ang unfair naman nun. Mas matagal ako kay Kimberly. Tsaka, hello, pagdating naman sa trabaho, mas competent ako sa kanya. Tapos siya ang papalit kay Madam Sungit as our supervisor? Hoy, hindi pwede yun. Kaya nga mas lalo mo pang galingan sa trabaho. Kung pwedeng sa office ka na nga lang tumira, matapos lang lahat ng kailangan gawin, eh gawin mo. Mas lalong magyayabang yung Kimberly na yan. From Madam Sungit to Madam Impacta naman yung mangyayari. Hindi pwede mangyari yun. Kailangan ko yung promotion. Kailangan kong umangat. I deserve it. Pero hindi sa paningin ni Madam Sungit. Kaya double challenge yun sa'yo, no? Di bale, hindi lang naman siya yung magde-desisyon, no? Kasama rin si Sir Dennis. Kaya sa kanilang dalawa ka dapat magpa-impress, okay? Sa bagay, may point ka. Silang dalawa dapat ang pakitaan ko ng galing. Pasok! Hi! Oh, Cindy, ikaw pala yan. Come in. Past 8 na. Ba't nandito ka pa sa office? May mga tinapos lang kasi akong trabaho. Tapos, nakaramdam ako ng gutom kaya naisipan kong kumain sa labas. Nadaanan ko tong office mo at nakita ko nandito ka pa. Ayun, naisip kong ayain kang kumain sa labas. Kumain na kasi ako ng dinner. Oh, okay. Nagbakas ka rin lang naman ako. Sige, mauni na ako ah. Good night. Bye. Oh, sandali lang. Tapos na rin naman ako dito. Sabay na tayong lumabas ng building. Pero alam mo, parang bigla akong nagutom. Sige, sabayan na rin kita kumain sa labas. Ah,
Sigurado ka? Oo naman. Kukunin ko lang yung bag ko. Sandali yan. Oh my God. Bukas yung zipper mo. Ha? Huh? Ay. Oo. Sorry, sorry. Ikaw ah. Bakit bukas yung zipper mo, ha? Meron bang tao sa ilalim ng mesa mo at may ginagawang milagro dyan? Hoy, wala. Mag-iisang buwan na akong bakante. Eh paano? Puro trabaho ang inaatupag ko. Bagong salta eh. Kailangan mas galingan. Talaga lang ah. Oo kaya. Ikaw yung huli ko. Last month, Sabado, mga madaling araw yun sa club. Sa CR ng mga babae, dun. Sa may dulong cubicle. Naaalala mo talaga yun? Eh di ba lasing na lasing ka? Lasing lang, hindi lasing na lasing. So, hindi porket lasing ako, hindi ko na alam yung mga ginagawa ko. Kaya nga naalala kita kagad eh. Ba't naman yun ang naalala mo? First time ko kasing ma-experience yun. One night stand na hindi sa kwarto. May ibang nakakarinig sa akin. Challenge yun, ha? Ako rin, first time ko yun. Ba't nakatingin ka sa pantalon ko? Sarado ng zipper ko, wala ka nang makikita. Maliba na lang kung magre-request ka. Nasa office po tayo, sir. Masyado kang mapusok. Sir? Wala naman tao eh. Sir, wag po, sir. Ayaw mo? Nasa office tayo. Mas delikado kapag may nakakita sa atin dito. So, gusto mo? Ang galing mo mamuli, no? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Gusto mo o mas gusto mo? Pwede naman. Basta wag lang dito. Yes, ma'am. Pero may gusto lang akong gawin. Sandali lang. Ano? Ito. Popoy at Bettina, akala ko ako lang nakakaramdam ng attraction kay Dennis. Akala ko ako lang ang parang hindi makamove on sa one night stand namin. Siya rin pala. Because after that kiss, nagsimula ang pagiging naughty naming dalawa. Minsan, saglit kaming may gagawin sa office niya kapag wala ng mga tao. Nagawa na rin naming mag-quickie sa may fire exit. Pero mas madalas sa apartment niya. Ilang linggo na rin na gano'n ang setup naming dalawa. Siyempre, sa tuwing may mangyayari sa amin, todo ang performance ko. Sinusuguro ko na hindi siya magsasawa sa akin. At nakikita ko namang may epekto ang lahat ng ginagawa ko. Dahil parati niya akong hinahanap-hanap. Ayos ko naman ito. Hello? Nasaan ka? Wala ka rito sa bahay niyo. Hindi ka raw umuwi kagabi. Naki-overnight ako sa kaibigan ko. Sinong kaibigan? Basta. Bakit ka ba tumawag? Ang aga-aga pa. Anong maaga? Luka-luka? Mag-aalis 10 na ng umaga, no? Tumawag ako dahil may nakalimutan kayata ngayong araw. Sasamahan niyo po akong bumili ng regalo para kay Jowa, di ba? Oo nga pala. Sorry, nawala nga sa isip ko. Hay, nako. Malamang, hindi mo na talaga ako masasamahan. Sorry na, nawala lang talaga sa isip ko. Bawi na lang ako sa'yo next time, ha? Sige na nga. O siya, ako na lang maghahanap ngayon. Hoy, umuwi ka na, ha? Hinahanap ka na ng nanay mo. Sisir mo ng tanong pag-uwi mo. Bakit? Anong ginawa ko? Eh, paano? Dumadalas na raw yung pag-uwi mo kinabukasan. May bagong boylet ka ngayon, no? Wala. Mamaya ka na nga lang tumawag. Natutulog yung tao, iniistorbo mo. Sige na nga. Okay, takits na lang bukas sa office, ha? Bye. Bye. So, yung tumawag si Patty? Oo. Nawala sa isip ko na sasamahan ko pala siya ngayong araw. Bala ko sanang humabol, eh, kaso wala. Pinagod mo ako kagabi. Well, ano magagawa ko? Wow, ang yabang mo ah. Sino kaya ang unang parating na papagod sa atin, ha? At sino naman na mabagal makarecover? Hindi ba yung napapagod, ha? Kagabi pa naka-standing ovation yan, ha? Stop being so sexy. Dun sa alang yan kakalma. Paano ko iiwasan yung natural na sa akin? Sa bagay. Dito ka ulit matulog mamaya para sabay na tayong pumasok bukas. Ay, hindi pwede. Mahalata na tayo sa office niyan. Ah, oo nga. Baka machismis pa tayo nang wala sa oras. Lalo na yung si Kimberly. Naku, dakilang chismosa rin yan eh. Pero okay naman siya pagdating sa trabaho. Kaya siguro isa siya sa mga pinagpipilian sa iiwang posisyon ni Madam Sungit. Mas magaling ka pa rin. Kaya sigurado akong sa'yo mapupunta yung promotion. Isa naman ako sa mga magdidesisyon nun eh. Talaga? Sa tingin na
deserve ko yung promotion. Oo naman. Sa'yo mapupunta yun. Parang alam ko na kung sino naman ito mapupunta. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. Breakfast naman to ah. Breakfast in bed. So... Ay, baklaka! Ano ka ba naman, Patty? Nanggugulat ka na naman. Hoy, sa ating dalawa, ikaw ang nanggugulat. Ano yung eksena sa labas na nakita ko, ha? Anong eksena? Ay, pwede ba? Hindi ako bulag, no? Nakita ko kung sino yung kasama mo, si Sir Dennis. Oh, ano naman ngayon? At talagang hindi ka nag-deny, ano? Ano meron sa inyong dalawa, ha? Umamin ka kayo na ba, ha? Boyfriend mo na ba siya? Pwede ba, Patty? Naririndi ako sa boses mo. What you see is what you get na lang. Anong pinaplano mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ginagawa mo na ba ngayon yung ginawa ni Francis para mapunta sa kanya yung promotion? Oh my gosh, Cindy! Wala ka na ba talaga sa tamang katinuan? Talagang ganyan ka nakadesperada na ma-promote? Hindi mo kailangan gawin yan eh. Mapupunta yun sa'yo. Eh paano kung hindi? Paano kung kay Kimberly ibigay yun? Hindi ako papayag. Kaya dapat mong masiguro na sa akin yun mapupunta. Kaya gagamitin mo si Sir Dennis para sa'yo mapunta? Kaya inaakit mo siya ngayon? So? Ay, okay. Sige, ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan eh. Pero sinasabi ko sa'yo, digital na ang karma ngayon. At marirealize mo kung ano yung pakiramdam na ma-promote ka nga, pero yung isang dahilan kung paano, eh dahil sumipsip ka sa boss natin. Ibang sipsip nga lang yung ginagawa mo ngayon. Kaya, good luck na lang sa'yo. Popoy at Bettina, alam kong mali ang ginagawa ko, pero desperada na ako. Gusto ko ng promotion. Gusto kong makaangat. At dahil sa nakita kong malaki ang apekto sa o apekto ko kay Dennis, ginamit kong opportunity na yon para mapalapit ako kay Dennis. Para magawa ko siyang paikutin sa mga daliri ko at makumbinsi kong ibigay sa akin ang promotion na inaasam ko. Siyempre, nakakaramdam ako ng konsensya. Lalo na habang tumatagal, nakikita kong mabuting tao si Dennis. Na masaya siyang kasama. Na matalino siyang tao. Pero mas nananaig ang kagustuhan kong umangat ang career ko. At sa tuwing nakakaramdam ako ng konsensya, iniisip ko na lang ang mga magagandang kapalit ng ginagawa ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, itinuloy ko lang ang plano kong gamitin si Dennis para sa pagbigay sa akin ng promotion. Hindi lang trabaho, ang ginalingan ko pati ang pakikipaglapit sa boss ko. Sinisigurado ko na mahuhulog siya sa bitag ko. Nandiyan na minsan na sikreto kong papasok sa office niya para magbigay ng pagkain. Mas lalo kong ginagawang sexy ang itsura ko para mas lalo siyang ganahan sa akin. Madalas nagsisend ako ng mga naughty messages at syempre, nandiyan ang mga performances ko kapag ka nagsisex kami. Sa madaling salita, ginagamit kong katawan at ganda ko. Makuha lang ang gusto ko. Dennis? Nandito ako sa dining. Tara dito. Hindi mo na naman nilakang pinto mo, kaya puma... Anong meron? Bakit nakaset-up ng dining table mo? Para sa'yo. Surprise dinner ko sana sa'yo. Kaso ang aga mong dumating, kaya medyo surprise na lang. Surprise! So, ano nang meron? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng isang romantic dinner. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Nag-effort ka pa talaga. Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero gusto ko. Kasi maliban sa gusto kitang bigyan ng romantic dinner, may good news ako sa'yo. At gusto kong ako ang una magsabi nito sa'yo. Ano yun? Ayaw mong hulaan? Hindi ako marunong manghula. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano yun. Congratulations. Congratulations? Saan? You are now the new Madam Sungit. Madam Sungit? Ano? Oh my God. Ibig mong sabihin, ako yung sa akin binigay yung posisyon? Ako yung napromote? Yes. Oh my God, I did it! Napromote ako! Napromote ako! Congratulations. You deserve it. Tinabahan mo yung mabuti. At yun ang sinabi ko sa head natin. Talaga? Sinabi mo yun? Oo. Oh, sa'yo ko gustong mapunta ang posisyon na yun.
Kaya sinabi ko lahat ng lamang mo kay Kimberly. Baka isipin naman nila masyado kang pabor sa akin. Baka maging unfair yun. So, hiyaan mo sila. Alam ko namang hindi ako mapapaya sa desisyon ko eh. Pero... Yep, tama na. Ang importante, sa'yo na punta ang promotion. Isipin mo, deserve mo yun, okay? Okay. Are we going to celebrate tonight? Ay, oo nga pala. May munti ako makalimutan. Wait lang. Ang dami mong pakulo ngayon, ha? Siyempre, special night ngayon eh. Anyway, ito, flowers for you. Oh, ang gaganda naman ng mga to. Thank you. And wait, there's more. Here, regalo ko sa'yo. Oh, anong laman itong box? Pwede buksan mo, dali na. Magugustuhan mo yan. Ay, ang dami mo talagang alam. Wow. Ang ganda ng necklace na to. Sigurado kang ireregalo mo to sa akin? Oo naman. Eh, bakit hindi? Halika, susot ko sa'yo. Up. Yan. Mas gumanda yung necklace nung sinuot mo. Bolero. Thank you. You're welcome. Now, enjoy na natin itong mga niluto ko para sa'yo. Alam mo, grabe na itong surprise dinner na ginawa mo, ah. Okay lang yan. Anything for the love of my life. Ano yung sinabi mo? Ano bang narinig mo? The love of my life? O, tama nga narinig mo. The love of my life. Ang galing mong mag-joke, ha? Hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinabi ko. Maiintindihan ko kung hindi mo kaagad paniniwalaan. Pero uulitin ko, totoo yung sinabi ko. Dahil Cindy, I love you. Ang sabi ko, I love you. I'm falling in love with you. Paano naman mangyayari yan? Di ba wala lang to? We're just having fun. Tama, fun lang to, di ba? Katuwaan. Ine-enjoy natin ang isa't isa. Bakit may I love you na agad? Dahil yun ang totoo kong nararamdaman. Nung una, aaminin ko, katuwaan lang to. Sex lang. Pero Cindy, anong magagawa ko kung nahuhulog na ang loob ko sa'yo? Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Okay, that's enough. Hindi to pwede. Bakit? Basta hindi pwede, Dennis. Magsisisi ka lang. Iisipin mo na isang malaking pagkakamali na mahalin ako. Ako nang nagsasabi sa'yo. Mali ang nararamdaman mo. Alam kong hindi. Ako ang nakakaramdam nito. Kaya ako ang mas nakakaalam kung tama ba to o hindi. Basta ang alam ko. At heto na nga, Popoy at Bettina, ang conflict sa kwento. Wala sa plano kong paibigin si Dennis dahil ang nasa isip ko talaga, hanggang sex lang. In other words, friends with benefits. Kaya gulat na gulat akong sabihin sa akin ni Dennis na mahal niya na ako. Dahil una, hindi siya madalas nangyayari sa lalaki. Pero pinatunayan lang niya sa akin na iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Popoy at Bettina, nagbunga na nga ang mga pinagagawa ko kay Dennis. Dahil sa akin nga ibinigay ang promotion. Sobrang tuwa ko. Sa wakas, makakaangat na rin ako sa career. Pero alam nyo kung sino ang mas naging masaya para sa akin? Si Dennis. Kulang na lang magpa-party siya sa office dahil sa promotion ko. Ilang beses niya sa akin na sinabi kung gaano raw siya ka-proud sa akin. At dahil dito, mas lalo akong nakonsensya. Information overload. Ginusto mo yung promotion, edi pagtiyagaan mo. Ang daming pinapagawa sa akin ni Madam Sungit. Yung iba halos hindi ko na naiintindihan. Ganun daw talaga, alam mo naman kung gaano kahirap ng pagiging supervisor. Pero kaya mo yan, ikaw pa. Oo nga. Kaya ko to. Pero baka kailanganin ko ng tulong mo rito para... Magpapatulong ka? Bakit? Eh, di ba magaling ka? Kaya mo nga nakuha yung promotion eh. Hi Kimberly. 8 o'clock na pero parang kadarating mo pa lang ah. Now you know kung bakit akong napili. Oh, talaga? If I know, may ginawa kang shortcut para makuha mo yung gusto mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. As if namang hindi mo talaga alam ang sinasabi ko. Nakuha mo lang naman yung promotion dahil sumisipsip ka kay Sir Dennis. Kaya nga ikaw ang first choice niya, di ba? Tanggapin mo na lang na you're not good enough para sa posisyon na yun. Better luck next time. Sabagay. Siguro after mong lumandi kay Sir Dennis, baka yung head naman natin yung next target mo para ma-promote ulit, no?
alam mo, hindi ka nakakatuwa. Imbis na makipag-jikan ka rito, ba't kaya hindi mo unahin yung magtrabaho, no? Sabi nga nila, birds of the same feather flock together. Aba, Patiwa, hindi maganda makipagtalo sa mga loser. Hindi lang ako rin naman ang susunod mong supervisor. I'm asking you to go back to work or pwede kitang bigyan ng warning. Fine. Pero para sa kaalaman mo, hindi lang naman ako nag-iisip kung ano yung ginawa mo para ma-promote lang. Kaya, good luck. Nakakainis talaga yung papain na yun kahit kailan kung makagawa ng issue. Pero kung iisipin mong mabuti, wala namang mali sa sinabi niya. Excuse me? Sinasabi mo ba ngayon na mas kinakampihan mo pa yun kesa sa akin? Ay, Cindy naman. Tayong dalawa na nga lang ang nandito. Magpa-plastikan pa ba tayo? Umamin ka na sa akin kung anong ginawa mo kay Sir Dennis. At hindi ko rin naman kasalanan kung halos lahat ng office mates natin, yun ang iniisip. Pero ilang taon ko rin tong pinaghirapan. Kaso, ang problema, kumbaga sa paglalaba, hinaluan mo ng dekolor yung mga puti, kaya nagkaroon ng mancha. Nagagets mo ba? Sana tinapos mo yung laban na malinis ang laro mo, eh nandaya ka. Kahit kaunti lang yon, kahit saglit lang, nandaya ka pa rin. Akala ko ba kaibigan kita? Bakit parang mas pabor ka sa kanila? Kaya ako nga sinasabi to dahil kaibigan kita. Mas masakit kung sa ibang tao mo pa maririnig lahat ng sinabi ko. Ay, anyway, kahit ano namang sabihin nila, binigay sa'yo yung posisyon. So, prove them wrong na lang. Hi, let's go. Hindi pa kasi ako tapos, mauna ka na. Okay lang, hintayin kita. Huwag na, okay lang ako. Kaya kong umuwi mag-isa. Tsaka, ayoko may naghihintay sa akin eh. Hindi ako komportable. Sa ayos lang. Hindi ako magsasalita para hindi mo ako mapansin. Please, huwag mo na ako intindihin. At isa pa, ayoko masanay sa ganito. Ayoko na ng issue. Anong issue? Sinasabi ng lahat na kaya ako na-promote dahil sa'yo. Dahil nilandi raw kita. At naniwala ka naman. Huwag mo silang intindihin, mga inggit lang gumagawa ng issue. Paano kung totoo yung sinasabi nila? Na ginamit lang kita. Imposibleng mangyari yan. Pre-promote kita dahil nakita kong magaling ka. Dahil alam kong deserve mo yung posisyon. Kaya wala kang ibang papakinggan kung hindi ako lang, okay? Pero, huy! Ano ginawa yun? Baka may makakita sa atin dito. Wala naman eh. Saka na-miss kita. Kaliwat kanan kasi mga meetings ko, tapos ikaw, busy ka sa training mo. I miss you. At ano naman ang ibig sabihin niyang I miss you? Ano pa nga ba? Alam mo, medyo nagugutom na ako eh. Kaya tapusin mo na yan para magkainan na, makakain na tayo ng dinner. Adik ka rin eh, no? Delikado yan. Ano magagawa ko? Nakaka-adik yan, kaseksihan mo eh. Gusto mo na, gutom na ako. Adik talaga. Popoy at Bettina, aware naman ako sa mga sinasabi sa akin sa office. Sa una pa lang ng plano ko, inihanda ko ng sarili ko sa mga maririnig ko. Sinabi ko na lang, wala akong pakialam sa kanila. Dahil ang mahalaga naman, nasa akin ang huling halakhak. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na mas lalong tumitindi ang mga chismis sa akin. To the point na parang nawala na sila ng respeto sa akin. Akala ko nung una magiging masaya na ako. Makokontento na ako. Ngunit nagkamali ako. Maliban sa mga masasakit na naririnig ko sa iba, parang hindi kumpleto ang nararamdaman ko. Na parang hindi naging pure success ang nangyari sa akin. No, which is, totoo naman. May ginamit akong tao para lang makuha ko ang gusto ko. At pati ang puso ng taong iyon, nakuha rin pala. Pinagod mo rin naman ako ngayon. Ginusto mo yan eh. Ay, naisip ko pala ngayon na what if kumain tayo sa labas dun sa paborito mong kainan? Ha? Naku, wag dun. Marami tayong kakilala ron. For sure, nandun sila. Ano naman ngayon? Baka makita tayo. Delikado. Alam mo, sa ginagawa nating pagtatago, pakiramdam ko kabit ako na kailangan itago. Uwi mo naman mag-isip. Eh, mahirap na kasi makita nila tayo.
may naisip akong paraan. Ano? Edi gawin na lang natin tong official. Totohanin na lang natin to. Okay ka lang? Uy, bakit hindi? Alam mo naman kung anong nararamdaman ko sa'yo. Hindi mo lang ako sinagot nun. Sinabi ko na sa'yo huwag na natin pag-usapan yan, diba? Sabi mo na okay lang sa'yo na ganito ang setup natin. Tapos ihiritan mo ko ng mga ganyan mo? Naisip ko lang kasi na, why not? Maiintindihan naman nila yon. At isa pa, wala silang dapat pakialaman sa atin. Private life natin to. Uuwi na ako. Sandali lang. Ano pa nangyayari sa'yo? Pinipilit mo kasi yung hindi naman pwede. Anong hindi pwede? Yung maging tayo? O ano mali ron? Parehas tayong single, parati tayong magkasama. Magkasundo naman tayo, anong problema? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maling-mali na mahalin ako? Teka nga, naguguluhan ako sa'yo, Cindy. Kung talagang sinasabi mo na hindi kita dapat mahalin, na maling kasama kita, bakit hindi ka lumayo? Bakit hindi mo ako matiis? Bakit nandito pa rin tayo magkasama? See? Kasi may nararamdaman ka rin sa akin. Dahil alam mo na hindi lang to basta sex. You're in love with me, ayaw mo lang aminin. Okay. Gets ko na. Baliw ka na nga. Mabibihis na ako. Hindi ka alis dito hanggat hindi to naayos. Wala tayong aayusin dahil wala namang magulo. Nung una pa lang parehas nating alam na sex lang ang habol natin sa isa't isa. Tapos bigla mo akong gugulatin sa mga litanya mong yan. Bakit hindi mo ako dilayuan? Dahil hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. At ngayon okay na lahat. Pwede na kitang layuan. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung nasa talampakan ba yung utak mo. Kung sadyang mukha ka lang matalino. Ginamit lang kita para makuha ko yung promotion. Sumipsip ako sa'yo para makuha ko yung gusto ko. At nung napansin kong kayang-kaya kitang paikutin, tinodo ko na. Sinagad ko pa. At ngayong okay na, hinihintay ko na lang ang last Sunday ng supervisor namin bago ko siya palitan. Pwede na rin kitang umuwi. Sa tingin mo hindi ko alam yun? Sa tingin mo, hindi ko kabisado ang galawan mo? Alam ko, matagal na. Pero lalaki lang ako. May pangangailangan din. And you're sexy. Magaling ka. So kinuha ko na yung chance. Hahanap pa ba ako ng iba kung mismo yung palay na lumalapit sa akin? Eh kung ganyan palang nasa isip mo, ano yung mga sinasabi mo sa akin? Dahil hindi naman natuturuan ng puso kung kailan, paano o sino ang mamahalin. Ano magagawa ko kung nainlove ako sa'yo? Kung naisip ko na gusto kitang seryosohin? So babaliwalain mo na lang yung paggamit ko sa'yo? Wala na tayong magagawa ron. At wala rin akong pakialam. Mahal kita, Cindy. Pero Dennis... Mahal kita. Hindi man maganda yung naging simula natin, okay lang. Ayoko nang makipaglaro. Gusto ko ng seryosohan. At mangyayari lang yun kung papayag ka. Simple lang naman kasi yung solusyon eh. Mahal mo ba ako o hindi? Oo. Yan lang naman yung gusto kong marinig. Wala nang iba. Popoy at Bettina, mas lalo akong naguluhan. Sa pagkakataong iyon, may pagmamahal na rin pala akong nararamdaman para kay Dennis. Hindi ko maamin sa sarili ko ang katotohanan na yun. Habang tumatagal, palala ng palala ang chismis sa office. At naapektuhan na rin ako. Popoy at Bettina, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung magre-resign na lang ba ako o tatapusin ko na lang ang lahat sa amin ni Dennis. Pero ang problema, nasanay na ako na parati siyang nandyan. Na akala ko hanggang sex lang ang lahat para sa akin. Na hindi ko napapansing napapamahal na pala ako sa kanya. Ano ba ang tamang gawin? Dalawang problema ko ngayon eh. Ang trabaho ko at ang sitwasyon namin ni Dennis. Alam kong nalilito kayo dahil pati ako nalilito na rin. Sana Popoy at Bettina matulungan niyo ako. Kaya ngayon, magpapasalamat na ako ng sobra-sobra. Hanggang dito na lamang po at muli, maraming salamat. Nagmamahal, Cindy. Dear M.O.R.